Hello mga kapatid! Sa usapang NFT na naman po tayo. And for this video, gagawa natin ng review itong game na to, which is Kryptonite. Yes guys, so this game is an NFT blockchain based game nga, under siya sa Binance, and Oracle based nga siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya laruin, kung paano mag-start, and kung ano yung mga dapat nating malaman, positive or negative, about dito sa game. So syempre yung honest opinion ko, isi-share ko rin. As well as yung mga dapat nating matutunan para mas padali yung paglalaro natin itong game na to. So sit back and enjoy lang. Bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Let's go! Alright, so bago tayo mag-start, meron nga tayong GCash giveaway. So merong 3 viewers na makaka-receive ng 50 pesos GCash each. So same lang gagawin natin, like lang natin itong video na to, and then subscribe to my Facebook and YouTube channel. Also comment in the comment section Kryptonite, and then yung reaction or yung comment or yung any suggestion nyo or kahit anong feedback na gusto nyong sabihin. And on the next video, i-announce ko yung mananalo dito sa 50 pesos GCash. And later, before this video ends, ipapakita ko yung mananalo dito sa raffle natin dito naman sa Galaxy Attack. So may 3 viewers tayo na mararaffle mamaya. So wait lang natin hanggang matapos tong video kung gusto nyo malaman kung kayo yung nanalo. Alright, so going back dito sa game, ano nga ba tong Kryptonite? So again, NFT blockchain based game nga to, under siya ng Binance Smart Chain. So pwede natin i-connect yung mga MetaMask wallet natin dito para makapaglaro. And meron nga tayong pack dito na binili. So this play to earn nga is running na for 1 week na. Okay, so ngayon, check naman natin kung paano siya lalaroin and kung paano tayo mag-i-start from scratch. So kung gusto nyong maglaro dito sa game na to, and again, I'm not forcing you to do so, so bahala kayo kung gusto nyong mag-invest or hindi. We're just providing information lang. Since meron naman akong NFT, so why not play it na lang? Pero kung wala ka pang NFT, syempre, research mo lang din. And by watching this video, mas marami kang matututunan. And makakapag-decide ka kung mag-i-invest ka or hindi. Alright? So, share ko rin yung mga positive and negative feedback ko about dito sa game na to. So, start na tayo. So, check natin tong nakuha ko. Yan. So, dito sa farm, merong 3 options. Merong eggs, alien, tsaka packs. So, dito sa pack, meron akong 2 pack nga dito na nakuha, which is yung booster pack nga, which contains like a rare egg, 20 potion, and 1 pickaxe each. Okay? So, mamaya bubuksan natin yan. Pero check muna natin tong website. So dito sa website, makikita natin agad yung contract address nila. So pwede mo siyang i-copy-paste lang kung gusto mo siyang i-add sa MetaMask wallet mo. So ang gagawin mo lang is copy mo lang to, and then punta ka sa MetaMask, and then punta ka sa asset, import wallet, and then paste mo lang yung address dito. So automatic na yan, CTNT, and then token decimal is 4. Ayan. So ganyan lang siya kadaling ilagay. So dito agad makikita mo kung yung link or yung GUI niya para sa PooCoin. Pwede ka mag-swap-swap dito kung para hindi ka na pumunta sa mismong website ng PooCoin, di ba? And so ito nga pala yung chart nila. So medyo healthy yung chart. Pataas na ulit yung trend nila ngayon. And then nung previous months, medyo bumaba ulit. And then pataas ulit. So ganun lang naman yung chart natin. And dito naman sa baba ng PooCoin is makikita natin yung mga design nila and yung mga lore or yung kwento ng bawat NFT. Ayan, so kayo na bahala magbasa na ito, hindi naman ito masyadong mahalaga. Pero yung parang designing nila, one of my feedback is yung parang hindi nga siya masyadong maganda yung paggagawa ng website. So after nun, makikita natin yung roadmap. So nag-start nga sila ng Q4, September. So napapanood ko na rin itong mga review about dito sa game nung September pa lang and October, around that date. Kaya medyo naglagay tayo ng 2. So dito makikita natin na tapos na nga sila, na-release na nga yung game, and meron na nga silang play to earn feature, which is yung farming nga. So sa farming, ang gagawin lang natin dito is every 8 hours magpa-farm or magma-mine yung mga NFT natin. So kung gigets nyo is para siyang coin to fish. So kung nakapaglaro na kayo ng coin to fish is ganun din naman siya. So ang aasahan natin dito is yung phase 4 nga, which is yung mga new alien. Yung roulette, which is yung lucky spin nga nila, and then yung staking, marketplace release, so on and so forth. So ito yung mga exciting na hihintayin natin or aabangan dito sa Q1 of 2022. So around March to, or by the end of February siya marirelease. So yun yung parang pinaka
roadmap nila. So ang feedback ko naman dito sa roadmap is mabilis sila kumilos and na-follow nila yung pinaka-facing ng roadmap. Okay? The only thing is parang kulang sa long term yung ano nila, yung roadmap. So hanggang Q1 lang ng 2022. So paano pag umabot na to ng Q2, 'di ba? So hindi natin alam kung ano yung susunod nilang plano. Pero subject for update naman daw to sabi nila. So yun lang yung parang nasa website, wala masyadong information and kung mapapansin nyo, di ba? So hindi nga sila docs, di ba? So wala yung mga developers natin. Alright, so dito naman sa shop, makikita natin na since Oracle based nga tong game, fix yung price ng NFTs natin. So kapag bumili nga tayo ng mga chest or ng mga eggs dito, is fix yung price niya. So for example, ito, 2,759. Kapag kinonvert natin yan ngayon, is around 2,000 pesos. So, fix nga na 2,000 pesos per NFT yung common egg nila. And then, yung rare egg naman is double the price, which is 4,000 pesos each NFT. So, medyo mura lang yung entry dito. Kaya, yun din yung nagustuhan ko. So, tool chest naman is 41. So, makikita naman natin yan dito sa white paper yung ano nila, yung pricing nila. Ayan. So, according sa white paper nga nila is yung pickaxe nga nila is nagkocost ng $40. So, fixed na currency yan. So, depende kahit gano kataas or kababa yung value ng token natin is fixed price na $40 pa rin yung egg. So, yun yung silbi ng Oracle system natin. So, dito naman sa mga axe and sa potion, yan, fixed din siya, 30 cents yung value ng potion. And then, yung tool chest naman na random pickaxe is 60 centavos. So, parang mga around, ano siya, 30 pesos. Ganun. So, ano yung silbi ng tool chest natin at ng potion? So, kapag binuksan natin yung chest natin, mamaya ipapakita ko sa inyo sa gameplay. So, pupuntahan na natin siya ngayon. Okay, so dito sa farm, buksan lang natin tong packs natin. So, automatic yan. Pag kinilik mo, magbubukas agad yan. Ayan, so, nabuksan na natin yung dalawa. Alright, so dun nga sa pack natin, nakakuha tayo ng 40 na potion, na medium potion, and then isang common pickaxe, and then rare pickaxe. So, explain ko sa inyo kung ano itong mga potion tsaka axe na to later on kapag nasa game na tayo. So, ngayon bubuksan na natin itong dalawang egg natin. So, rare egg to. Sana maganda makuha natin. Alright. So, yung isa common lang. Okay, medyo sad life yun. So, buksan ulit natin itong isa. Yun, rare. Okay. So, maganda to guys. Alright. So, paano naman natin na machecheck yung estimated na rewards na makukuha natin dito? So, meron nga sila ditong wiki, na alien wiki. So, ito nga yung parang pinaka drop rate ng mga eggs natin. So, kapag bumili ka ng common, ganito yung percentage ng drop rate mo. And then, yung rare egg naman is ito. So, sa rewards naman, ito yung base rewards na makukuha natin na naka-value siya ng Oracle. So, nagbabago-bago to depende sa dollar value. So, for example, itong common na to na nakuha natin dito. So, ang per attack niya, which is 50 na kryptonite token, pwede natin siyang i-calculate based nga sa 0.01 value ng dollar. So, 50 na kryptonite token times natin sa 0.01. Ayan. So, $0.5 yun or 25 pesos, di ba? So, kung 25 pesos yung nagagawa natin dito or nakukuha natin per attack, and kung 3 times tayo makakatak sa isang araw since every 8 hours nga yung interval ng attack natin, so, times 3 natin to. Yan. So, 75 pesos per day yung na-earn natin. So, i-divide naman natin yung 2,000. For example, 2,000 yung pinang-invest natin divided by 75. So, yan. Around 26 days or 30 days nga yung ROI natin dito. So, ganun yung parang pinaka-calculation niya. Alright. So, para naman santong mga potion tsaka yung axe. So, ang use daw neto is, kung makikita natin dito sa wiki, so, kung mas maganda yung potion na ilalagay natin sa alien natin is mas tataas yung experience na magigain niya and mas mabilis siyang mag-level up. So, yun lang yung silbi ng potion and then pagkain na rin siya ng NFT natin. So, kailangan nating pakainin ng potion yung NFT natin bago natin sila isabak para makalaro sila or para makapag-mine sila. And dito naman sa axe, kailangan natin tong axe para makapag-start ng mining. Parang ito yung parang pinaka-equipment nila. And depende sa rarity ng axe is yung mas mataas yung reward percentage na makukuha natin. So meron nga tayong isang common and isang uncommon na axe. And mas madaling mabasag nga yung common kaysa sa uncommon or sa rare. So makikita natin yung dito sa wiki. Ayan, yung pickaxe break percentage. So mas madaling mabasag nga yung common. So may chance na, may 15% chance na mabasag yung common kapag ganun siya.
And then, kapag rare naman, is 5% niya. So, yan. So, itong rewards, may multiplier to. So, kapag rare yung pickaxe na ginamit natin, 10% na mas mataas yung makukuha nating earnings. So, ngayon, tatry na natin silang laruin. So, pupunta na tayo dito sa game. So, pag inopen natin yan, meron tayong option dito na pakakainin sila. So, since rare yung NFT natin, so mas maraming potion yung kailangan natin. Makikita natin yung dito sa taas. Ayan, so tatlong potion sa isang NFT. And then, pukuha tayo ng axe dito. So, pipiliin natin yung uncommon. Ayan. And then, once na lumabas yan, pindutin na natin tong mine. Ayan, so magkakaroon na yan ng timer. Anong mapapansin nyo, 8 hours. So, after 8 hours, babalikan natin to para makita natin yung rewards natin. So, dito naman sa pangalawa. Ayan. So, meron pala option dito para palitan yung pangalan, guys. So, lagyan din natin to. Ayan. So, nalagyan na natin siya. And then, common pickaxe. And then, mine na natin to. Ayan. So, 8 hours ulit. So, ganun lang siya kadali, guys. Lalagyan lang natin siya ng potion. And then, isasalang natin siya with 1 axe para ma-mine natin siya. Pero, sana hindi mabasag yung mga axe na to pagtas nung mining nila para hindi na tayo bumili. So, dito naman sa shop, makikita natin dito kung paano tayo bibili ng mga tools and potion. For example, nga mabasag yung axe natin. Pwede natin bilihin yung potion using the Kryptonite token. So, yung Kryptonite token nga is yung in-game rewards na nakukuha natin dito. Pero 1 is to 1 to. So, yung Kryptonite is equivalent to 1 CTNT. So, yun yung parang natitrade natin dito sa Pucoin. CTNT to. So, hindi to yung parang pinaka-Kryptonite na token. So, i-convert pa natin siya dito para ma-deposit natin siya sa wallet natin. So, yun yung isa sa nagustuhan ko dito sa game. So, hindi mo na kailangan mag-invest or magpasok ng pera. Paiikutin mo na lang siya within the game. So, for example, nakapag-farm na tayo and nakuha na nga natin yung mga rewards dito sa dalawang NFT na to, pwede na tayong pumunta sa shop and kung ano man yung makukuha nating rewards, yun yung pwede nating ipaikot or ipambili ng tools, ng potion, or ng mga eggs na to. So, yun yung maganda na nagustuhan ko rito sa game na to. So, dito naman sa deposit or sa withdraw, kapag magtitipi nga tayo dito is kailangan natin mag-wait ng up to 30 days para ma-withdraw natin yung token natin para mababa na lang yung percentage ng tax. So, dito nga, day 1 to, so 75% yung tax natin, nababawasan nga siya ng 2.5% every day until it reaches the 5%. So, kapag nag 5% na nga siya, yun ang pinakasagad niya sa minimum. Okay, so kailangan maging matalino tayo. So kapag napapansin natin na bumababa na yung token, pwede na tayong mag-TP and then tangkahin na natin yung tax. Diba? So ganun yung parang iisipin ko kung gusto ko maaraw ay agad yung pera natin. So since naglalaro naman na tayo dito sa game, so yun na lang din yung plan ko kung magkano yung in-invest ko. Hintayin ko lang na umabot sa ganun yung ROI natin. And then tsaka natin iti-TP para paikutin na lang natin yung may iwan natin dito na rewards. So once nakapag-withdraw na nga tayo, babalik sa 75% yung current withdrawal nito. So ganun yung parang pinakakalakaran nila. Alright, so dito naman tayo sa marketplace. So wala pa nga, hindi pa nakiklik yung marketplace. And yung roulette, so ito yung parang pinaka-spin natin. So wala pa rin to, hindi pa rin siya active. So meron naman tayong staking. So dito sa staking, pwede tayo makapag-stake ng token. And then meron ditong percentage na makukuha natin sa rewards. So since mabilis nga magbago yung token natin, medyo nakakatakot yung mag-stake. So kayong bahala mag-decide kung gusto nyo mag-stake dito or hindi. Alright, so yun lang naman dito sa game na to. So yung mga feedback nga natin is start tayo sa mga good thing. So syempre click to earn lang to. So hindi natin kailangan paglaanan ng oras tong game. So kahit saglit lang natin to silipin, 3 times a day lang natin sisilipin to and nag-earn na tayo ng income. So, yun yung parang isa sa nagustuhan ko. So, number 2 nagustuhan ko is yung syempre Oracle system. So, syempre may mga games na bumagsak nga gawa ng Oracle. Pero marami nga silang burning mechanism dito. So, makikita nyo naman din sa white paper kung ano yung mga burning mechanism nila. So, number 3 is yung rewards nga is pwede natin gamitin para pambili ng mga utilities natin. So, yun yung parang isa sa the best na nagustuhan ko rito sa game. Dito naman sa mga ayaw ko dito sa game na to, syempre number 1 is yung website kung paano nila gawin or buuin. Parang hindi masyadong pinag-isipan. Number 2 is hindi nga sila docs. Okay? And syempre yung trust ng tao nakabase rin sa mga background ng mga developers natin. So,
Number 3, so masyadong matagal yung time para ma-withdraw natin yung token natin na mababa in tax. So syempre 30 days, hindi natin alam kung gano'ng katagal yung mangyayari dun sa 30 days na yon. Baka biglang bumagsak yung token, di ba? So baka, di ba? So syempre dapat tayo, meron din tayong control kung kailan natin gugustuhin kunin yung token natin. So siguro whale nila yun para ma-maintain o ma-sustain yung economy. Pero for me personally, di ba? So yung 30 days is masyadong mahaba. So kung ako, ang gagawin ko is tatangkin ko na lang siguro mga 15 days, tignan natin kung ilan yung tax, and then kung magkano man yung makukuha natin is bahala na lang, di ba? So ganun na lang siguro yung gagawin natin. Pero it's up to you pa rin to decide kung gusto nyong mag-invest dito sa game na to, okay? So again, I'm not forcing you to do it. Do your own diligence and do your own research na lang din. Alright, so announce na natin yung winners. Alright, so again, ito nga yung video natin na Galaxy Attack. So i-announce natin yung mga winners dito sa comment section natin. So na-filter na nga natin to and then i-announce na natin yung winners. Ayan, so congratulations sa'yo, Mod 3 Vibes. So Galaxy Attack, let's go. Ayan, kay Aldwin Marcelo, congratulations sa'yo, nanalo ka ng 50 pesos. Okay, so last one na tayo. Ayan, so congratulations kay Rod Ramos, nanalo ka ng 50 pesos GCash. Okay, so paano natin i-claim to? First, ang gagawin lang natin is punta tayo sa Facebook page ni Almonding Gaming. And then, i-PM nyo lang ako doon using yung screenshot ng nanalo kayo dito sa raffle natin and screenshot ng comment nyo dito sa Galaxy Attack. Okay, lagay nyo rin yung phone number nyo para masend ko yung GCash agad-agad. So again, congratulations. So yun lamang po guys. I hope na may natutunan tayo sa video na to. Please like, share, and subscribe. Also hit the notification bell para lagi tayong updated sa usapang NFT. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. And I see you on the next video. Peace!